Okay, week two, the simplified workout, nutrition, cardio, and supplementation program. Get more results doing as little as possible. So reminder lang, we only have 93 days. So nakalipas na yung 7 days natin. And I would encourage all of you to step up. Dapat every week, improve tayo. Kaizen. So hindi nyo pa naumpisahan yung mga big domino habits nyo, start nyo na. 10 to 15 minutes lang naman yan eh. Mukha lang madami, sabi nung nag-comment kanina sa Winch. Pero once you start doing them, madali na lang yan. Once you get in the habit of doing them. So here's what we're going to cover. The difference between fitness and health and where you should be focusing on for better and long-lasting results. The magic word and phrase that will get you to your 100-day goal. The only purpose of lifting weights. The goal when choosing a workout routine. Why neglecting nutrition will guarantee failure. The only few things to know when it comes to nutrition. Three ways to hit your calories and protein consistently. The only purposes of doing cardio. The best form of cardio. The most helpful supplements. Your 100-day workout diet, cardio, and supplementation program. So medyo madami tayong didiscuss, but parang last week lang naman to. Hindi naman tayo abuti ng 3-4 hours. So last week, dinascuss natin to, yung overview. Tapos na rin tayo dito. So week 1, yung foundation natin, high-level mindsets and habits. Natutunan natin to in big dominoes that will make this part easier. Dito naman tayo sa week 2. Tapos na tayo sa foundation. Now we're going to build the house, your body. So dito natin alamin yung enough knowledge lang, yung mga pinaka-importante to get us to our goal. Enough knowledge lang because more knowledge is not the answer. Diba yung tutunan natin sa week 1? And execution, yun yung magbibigay ng results sa atin. So dito tayo sa una. The difference between health and fitness and where you should be focusing on for better results. So, anong difference ng fitness and health? Anyone guess? Ano sa tingin yung difference ng fitness is external, health internal. Type lang, type. Yeah, fitness, physical appearance. You can be fit without being healthy. Okay, so ayan yung differences nila. Itong fitness, ito yung set of attributes has or achieve that relates dun sa pag-perform na activity. Pag-gym, pagpapaganda ng katawan. So dito papasok yung strength performance, yung abs natin, yung malaking biceps mo. Winning competition, improved flexibility. Sa health, yeah, better aging, quality of life, free of disease, free of pain. So sakop dito sa health, hindi lang yung physical. Ito yung sa loob, mental, emotional, spiritual as well. May overlap sa kanila, pero this is the general idea. Now, question. When it comes to transforming our bodies, in 100 days, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, saan tayo dapat mas mag-focus? Let me know in the chat. Health, nutrition, both, isa lang. Health, fitness, health. Okay. The correct answer is fitness. So last season, madami nagtaasan ng kilay dito. Hopefully, mas ma-explain ko ng maayos today. And I'm gonna do that by giving you examples. So si Mark. Meron siyang rules and beliefs na for him,
to have an amazing body and be healthy, he has to exercise daily, iwasan rice, palitan ng healthier substitutes, quinoa, focus sa veggies, huwag kumain ng matamis, huwag kumain ng alak. Well, doing all of this, make him fit and healthy. Siyempre, di ba? Sobrang strict yan eh. Si Jessica, so same with Mark. Meron siyang beliefs, meron siyang rules na for her to have an amazing body, be healthy, kailangan vegetarian, vegan, bawal kumain ng meat, kahit enjoy niya yun, alkaline water, huwag kuminom ng soft drinks, huwag kuminom ng alak. Would doing all of this make her fit and healthy? Siyempre. However, ang irony niyan, even though most of their goals and beliefs mostly focus on the health part, yung overall well-being nila, it suffers. Ano yung ibig ko sabihin dyan? Let me show you. Level 1 at level 10. Yung level 1 natin, ito yung default state. Learn leaning on the enjoyment lifestyle. Hindi tayo nag-exercise, kumakain tayo ng kahit ano, may inom ng alak, basically just living life kasi YOLO. You only live once. Ito, level 10 naman, ito yung super healthy tayo, whatever that means to you, vegan, vegetarian, hindi kumakain ng matamis, nag-exercise daily, organic lahat ng pagkain, at ang hinihinga lang na hangin eh, galing sa aircon. So si Mark at si Jessica, yung beliefs nila, yung aspirations nila, andi dito sa level 10. Pero tingin nyo ba, as a normal human being, andi dyan na sila? Anyone? Wala pa. Andito sila sa level 1 pa rin. They kept trying and trying for years, magiging hardcore sa diet, exercise for 2, 3, 4 weeks, then susuko dahil hindi sustainable ang gusto nila sa current lifestyle at level nila. And the bad news is, nasa level 1 pa rin sila, but it's now much worse. Dahil yung confidence, self-esteem nila, wala, ilang beses na nila nabigay yung sarili nila, yet hindi pa rin nila na-achieve. So nawawalan na sila ng confidence. So they're probably thinking, baka wala naman talaga akong chance maging fit saka healthy. So this is the reason why I said that aiming or attempting to reach perfect health is ironically not healthy sa overall well-being. Because if you set a goal that high, yet hindi mo naman kayang gawin consistently, it would do more harm than good. And it's also the reason fitness versus health is fitness. And para mas maintindihan niyo yun, ito yung kanya-kanyang metrics ng dalawa. So looking at this, why do you think I said that it's better to focus on fitness over health? Measurable? Yep, correct. Kasi dito sa fitness, oops, hold on, remove ko lang annotation. Dito sa fitness, tracking is much easier. Well, we can track our metrics daily, weekly, and alam natin objectively if we're in the right direction or not. And motivation-wise, diba, it's good kasi nakikita natin yung data. And if it's good for your motivation, then it's good for your mental health. Diba, ang dali mag-course correct. Kung alam yung gym performance mo, yung weight mo, measurements mo, diba, ang daling mag-adjust. Whereas if you focus on health, paano mo siya itatrack? Nang araw-araw ka magpapa-blood test, ganun. Okay, magre-rely ka dito sa feelings which are very subjective. So this is the reason
most people who focus solely on health, yung mga nagsasabi, ah, hindi naman importante magandang katawan, ah, hindi naman importante yung abs, basta healthy ka, basta hindi ako kakain ng ganito, etc., etc. Yung mga nagsasabi nun, sila yung mas mataas ang tendency na hindi maging consistent. Kasi wala silang data eh. Diba? Yung mini habits natin, pag wala ka nun, di ba, wala kang scores. At magre-rely ka lang sa feelings mo. So, saan magagaling yung motivation mo? Saan magagaling yung objective analysis mo? Wala. The new and effective way. So, itong new way, instead, level 1 ka, tatalon ka sa level 10, you just do it gradually. So, gradual leveling up. The new way is instead of focusing sa health na sobrang daming bawal at restriction at sobrang vague ng metrics, magpo-focus tayo sa fitness. Yung weight natin, yung lakas natin sa gym, yung measurements natin, yung mga madadali i-track. And gagawin natin yan through this. Now, we're not going to be perfect or hardcore, nor we're going to implement very restrictive methods. We're going to slowly introduce exercise sa lifestyle natin based sa preference at lifestyle natin. Hindi natin pagbabawalan sarili natin kumain or uminom ng kahit ano na ine-enjoy natin. But we're just going to set some limitations. We're going to start with something and we're going to build from there. We're going to aim for progress, not perfection. At pag nagawa natin to, instead of us being hardcore, wanting to reach level 10 agad, ito yung mangyayari. Quick wins. Pag nakita natin, lose tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 pounds. O nakapag-add tayo ng 5, 10, 20 pounds sa mga exercises natin, it builds the belief na kaya natin. At magko-continue tayo because of that. Pag nakita natin sumisexy tayo, maganda fit ng damit, it builds confidence. And confidence is everything. Mas chillax ang journey at masusustain natin ng mas matagal. We can be at level 2 first, level 3, 4, 5. And since the journey takes a while, we build character and good habits along the way na magdadala sa atin sa level 10. Because we can't have a level 10 body if we have level 1 habits. And that is what exactly is the Kaizen program all about. Lahat ng yan, yung baby stepping, the enjoyment, it's for us to build this, yung magic word. Consistency. Because in any game in life, consistency is one of the most important parts of it. Kung walang consistency, kahit ano pa yan, kahit gaano ka paka-hardcore, kung hindi ka naman tatagal, wala rin mangyayari. And sabi ng mentor ko, Tony Robbins, it's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently. So connected siya sa week 1, training natin, systems thinking, building good habits. So this is the guy who tried to reach level 10 agad pero fail lagi. Ang dami kong naalala ko, ang dami kong bawal dito. Kailangan, ito lang kainin ko. Kailangan ganyan. Wala naman nangyari. Versus the guy who took baby steps to reach his goal. Inunti-unti niya makabuild ng magandang habits at nakuha niya yung goal niya and applied oil. So this is why ang focus natin at first should always be fitness. Yung results natin, yung transformations natin, hindi health. At yun yung gagawin natin dito sa program. And of course, kung mag-focus tayo dito sa fitness, madaming ripple effect yan sa health natin. Diba? So we're hitting both at the same time.
Versus pag dito ka nag-focus, wala kang data, hindi mo alam, nang hula ka lang, feeling healthy ka lang, hindi siya, wala siyang ripple effect dito sa kabila. And lastly, of course, if you can do this both, then congrats to you kasi we all aspire to become like you. Ang point ko lang dito, kung wala ka pa sa level 10 lifestyle, huwag ka muna mag-focus doon. Dito tayo. Dahan-dahanin natin. Fitness over health. Recap. So bakit mag-focus sa fitness? Because fitness metrics are much easier to track and improve on a day-to-day and week-to-week basis. And this will get us the quick wins and helps us build good habits that will make us consistent. And consistency always win long-term. Additionally, the improved fitness habits will have a ripple effect on our health. So bakit hindi health ang i-focus? Because health metrics are much harder to track every day, if not impossible. If you can see your data, how would you know objectively if you're winning? In addition, focusing on health makes one inconsistent due to overwhelming information and misinformation. Maraming bawal, maraming restrictions, and that will lead to the feeling of deprivation. Okay ba to, guys? May question ba dito? Alright, so dahil equipped na kayo with this mindset, unahin natin yung fitness over health, mas madali na natin ma-adapt yung workout at diet habits natin. Let's now go to the meat section of this training. So yung di-discuss natin dito, probably huli niyo yung sarili nyo. Alam ko na yan, ganyan. Lagyan lang natin ng pre-framing. Yung mga di-discuss ko dito, yung iba alam nyo na, pero gusto ko lagyan nyo ng lens ng ano, yung isama nyo yung week 1 training natin, yung systems thinking. So gusto ko i-view nyo siya na may lens, na may ganong ano, may system thinking na lens. Kasi pag view mo siya, pag iniisip mo siya ng ganito, iba na, magiging iba na yung dating niya. And you will get a lot more from it. Kahit yung iba, alam mo na. Alright? The simplified workout program. Get results doing as little as possible. So when it comes to transforming your body, the only purpose of lifting weight is to what? Can you type in the chat? Build muscle. Stimulate the muscle to grow. Progressive overload. It's to stimulate muscle growth, therefore, to build more muscle. Yan lang ang silbi ng pagbubuhat. Even if your goal is just to lose weight, building muscle will help you achieve that much, much faster, plus all other benefits. So, bakit natin kailangan mag-build ng muscle? So, sa lalaki, ganito. Ayan, para maging ganyan, o kung di ma-type yung mga international dito sa local, ganyan. Dahil kung wala kang muscle mass, even if you lose a lot of body fat, wala kang muscle na ipapakita underneath your skin. Yung bukumbok na yan. At kahit pa fat loss lang ang goal mo, coach, wala naman akong paki sa muscle, gusto ko lang pumayat. Need mo pa rin mag-build ng muscle kasi ayaw mo na magmukhang bagsak, di ba, yung katawan mo after losing all the fat. Also, pag walang muscle mass, yun yung mas nagiging prone to saggy skin, yung unhealthy look. So, example, losing weight but carrying little muscle mass. So ito, sobrang payat na niya pero wala siyang muscle. Ito, siguro galing siya sa mataas sa body fat. Nag-lose siya pero walang muscle mass. So yun lang, examples lang.
Sa babae naman, why do we need muscle? Para ganyan. And ganyan. And hindi lang yan, nag-a-apply yan ano, sa ano, dito sa likod, sa puwet. But also sa lahat ng body parts natin. A lean woman with a little bit of muscle is much, much sexier than andito sa left. Agree ba? Agree ba yung mga lalaki dyan? Ayan. Cardio only, no weightlifting. Ito nagbubuhat. So, guys, ladies, magbuhat tayo. Mag-build tayo ng muscle. Ayan. Cardio, lift weights. Eh, di ba? Ang ganda nito. So, for men and women, the reason why we want to build muscle is for us to look amazing when our body fat is reduced. Because if you get lean without muscle mass, yun nga, that won't look good as well. Yun yung mga may mukhang may sakit. Plus, adding muscle helps us in the weight loss aspect. Next one. Women, even if the goal is to build muscle, don't have to be afraid doing so because they have 10 times less testosterone than men. Main hormone responsible for muscle growth. So kahit gusto ng mga babae, gusto nila magpamacho, it's not going to be easy. Expectation versus reality. Kala ng mga babae, pag nagbuhat sila, magiging ganito sila. And 99%, hindi. Kasi ito, ano na yan eh. May mga drugs na, steroids. And yun nga, 10 times less testosterone yung mga babae. So kahit kami nga lalaki, di ba? Kahit 1/4 lang nito ni ate girl sa kaliwa, hindi na yung makuha-kuha. Kahit ilang taon na. So pag nagbuhat tayo, mga girls, ganito mangyayari. Or, ganyan. Ito yung mga fitness women na fina-follow ko sa Instagram. So, lahat sila nag-gym, lahat sila nagbubuhat. Hindi naman sila scary. Yeah, si Amanda. Yeah, they lift. They all lift hard. And they all lift. They all have been lifting for so many years na. Question, is there such thing as fat loss training, muscle building training, and a toning program? None, no. Wala. Okay, the answer. If the only goal of lifting weights is to build more muscle, then we can conclude that there's no fat loss training or muscle building training. Parehas lang yan. Yeah, even if toning is your goal, that is still building muscle. Pakita ko sa inyo. For men, example, keso fat loss ka, keso gaining muscle, gaining mass ka, same pa rin naman yung gagawin mo. Kaya proof nito yung nasa MF ka, di ba? Cutting ka, bulking ka, wala naman tayong difference. Hindi ko naman pinapaiba yung exercises sa inyo. So ito, nakita ko lang sa Instagram din. Fat loss, muscle gain. So same gagawin, lift weights, get stronger, high protein. So magkakatalo lang sa calories. Yung amount ng kinakain. So, yun lang yung difference. And with that, we can conclude na walang fat loss program. Ay, ano ako, papapayat ako. Ito dapat yung program ko. Ito dapat yung workout routine ko. High reps dapat gawin ko. So, walang ganun. Magkakaiba lang yung amount ng food na kinakonsume. Kasi yun yung magdidictate ng weight loss at weight gain natin. And sa toning naman, even if your goal is to tone, like sabi ko sa MF, yung toning na yan is just a marketing term which still means to build muscle and to lose some fat.
Kasi ano bang gusto natin mangyari pag toning? Na? Gusto ko ganyan, gusto ko konti, pumayat ako, gusto ko lumabas ng konti. Ito pa rin 'yan. So kaya ang goal natin lahat, ang gusto, gumanda yung katawan, gusto pumayat, is this. Ito yung main goal ng lifting weights. Okay ba to? Clear ba to, mga girls? Okay. So since alam na natin na we should optimize and prioritize building muscle kahit pa weight loss lang ang goal natin kasi it greatly helps. Pag mas marami tayong muscle, mas madali tayong mag-lose ng fat. The question is, what do we need to do to build muscle fast? Ano ang kailangan natin gawin? Consistency, progressive overload. POPO supplement. Nako, Father Mandy. I-discuss natin yan. So, ang tama sagot? Yep, tama yan, PO. Pero elementary ito. The only way to build muscle fast is to consistently execute a proper workout program. So, yung proper workout program, yes, kasama dyan yung progressive overload. So, naka-underline si consistently execute. Dahil kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa ka-perfect yung workout routine mo, kung sa third week, fourth week ka pa lang, sumusuko ka na, baliwala yun. Hindi ka madadala ng sobrang hardcore na workout kung hindi mo magagawa yun ng matagalan. So may friend ako, tago natin siya sa name na JP. So I wanted to get back in shape. Nakausap ko siya. Sabi niya sa akin, eto katawan ko dati. Maganda katawan ko dati. Tapos nangingi siya sa akin, meron ko ba dyan na na program daw na araw-araw? O basta 6 times a week. Yung sabi niya sa akin. Coming from a layoff, ang sinuggest ko sa kanya, yung MF. Which is mostly 3 times a week. So he refused. Sabi niya, he wants a hardcore one. Gusto niya 6 times a week. And then sabi niya sa akin, sige coach, gawin ko na lang yung dati ko. And it's been 3 years since he last asked me about this. And now, he's still out of shape dahil pahinto-hinto daw siya. He can't sustain it. Meron mo nakarelate? Like I'm always saying, the winning formula for getting amazing results of fitness, kahit di sa fitness, is this. Consistency is more important than intensity. 3 times a week workout done consistently for 6 months will always beat 6 times a week workout done inconsistently for 2 to 3 months. And you know what? Nag-a-apply din to sa diet mo, hindi lang sa workout. Kaya wag tayo mabilib doon sa mga tao nagsasabi na araw-araw ko nag-workout, ito lang kinakain ko, tinanggal ko na yung ganito, hindi na ako makain ng matamis, blah, blah, blah. Unless nasabihin nila na he or she has been doing that for years at yun na yung lifestyle nila. Kasi yung mga nagkakwento niyan, guilty naman tayo niyan lahat, di ba? Sabihin natin, na-try ko dati yung ganito eh. Hindi, nagtanggal ako ng rice. Pero sinasabi niya, trinay niya yun ng 2 weeks lang, 3 weeks lang, 1 month lang. Para naging badge of honor lang yung na-try nila. Pero hindi sila naging consistent. Kasi whatever we do, walang mangyayaring maganda dyan kung hindi natin malalagyan ng consistency. Sayang lang. So
So the next slides you will see were the men who trained consistently for just 3 times a week, and they achieved this results in 100 days. So if they can do it, kaya rin, kayang-kaya niyan. So ito yung mga MF Challenge winners natin, mga top. At ito yung goal natin talunin. Tatalunin natin to, guys. And the last point, when choosing a workout program or routine, pick the one that you can do in 100 days without miss. You can start slow. Then if you find that 2 times a week, kasi 2 times a week yung minimum natin, we can always increase that to 3 or 4 times a week. But always remember the end goal, consistency. Consistency yung magpapanalo sa atin. And add ko lang, if given na si consistency, eto hindi ko nabanggit to last season, kung meron kang time, kung consistent ka naman, and if you can recover well from it, 4 times a week workout is better than 3 times. And 3 times a week is better than 2 times. Yung 2 times a week na yan, it should only be used as our last resort. Kung sobrang busy talaga natin, hindi natin kaya mag-workout na 3, yun yung 2. Para lang hindi tayo ma-0 dun sa week na yan. And yung 5 times, naglagay kami ni Coach Carlo ng additional dito sa Kaizen Workout Builder. 5 times a week versus 4 times, parang sobrang little lang ng difference yun. So siguro, kung ako tatanungin, ang optimal talaga is 4 times. Kung kaya niyo yun and you can be consistent doing 4 times, 4 times yung magbibigay sa inyo ng maximum results. And again, only if you can do it consistently. Ayan, pakita ko sa inyo yung... Oops, sorry. Pakita ko yung... Eh, nakikita niyo ba ito, guys? So, sa mga hindi pa naka-visit nung workout builder, nilagay namin ito sa week 1 action items. Ito yung itsura niya. So, from left to right, welcome. Basahin niyo lang yan. May warm machine tayo. Yeah, may video. Yeah, from left to right, how to figure out your starting weights. Logging workouts. Yeah, may walkthrough tayo dito ng yung Strong app kung di-download nyo na. And then, rules. Yeah, naglagay din kami nito sa action items. Ito yung mga workouts natin. Let's say, pinili mo 4 days, man. Tapos, sa bahay ka lang. Kunwari, sa bahay ka lang. Wala kang gamit. Ayaw mo mag-COVID. Ayaw mag-gym. So, pwede mong palitan to ng mga body weight and bands. Kaya, yung pre-coaching ano natin, homework natin, di ba, pinabili ko kayo ng bands. Ayan. So, you can do this all at home. So, parang ito rin, pag nag-iisip ka, ano kaya pwede ko ipalit sa bench press? So, drop down lang, use dumbbell, and lahat yan mapapalitan na dito. Dumbbell. So kung ito pipiliin mong workout, yung workout builder, yeah, you just have to follow this. Ito, iba yung protocol ng ano ng basic cut, ng MF, ng iba ka pang programs. So pag gagawin mo itong workout builder, merong mga guides dito. Oops, sorry. Yan. So let's say inclined bench ang prescribed lang is 2 sets of 8 reps. So natanong na to ni Darius, nakalagay dito, perform 8 reps per set but push the last set to failure or near failure. If you perform 10 reps or more on the last set, add 5 to 10 pounds. So may guidelines dito kung ilan yung idadagdag mo. Or kung magdadagdag ka ba.
Yan. Kasi 8 lang yung prescribed, di ba, yung maximum. Pag naka-10 ka daw, you should add 5 to 10 pounds sa bench mo next week. So yun lang. Yan yung tinatawag na AMRAP. AMRAP, ibig sabihin, as many reps as possible. Yun yung gagawin natin sa last set when you're using the workout builder. May question ba dito? May mga gumagamit ba ng workout builder? Kasi ang advice ko sa inyo, if you're comfortable using MF, basic cut, basic bulk, kung yun yung parang swak na swak sa'yo kasi familiar ka na, just continue using them. Kasi mas favorable sa inyo yun kung ang gagawin nyo ng workout is yung familiar na kayo. Iboboost lang natin yung execution, yung adjustment. So itong Kaizen Workout Builder, ito lang yung added options natin para dun sa mga gusto ng variety saka yung mga walang access sa gym. Yep, so andito rin, pambabae, you can do the same thing. May 5-day routine na rin tayo. Yung sa mga sobrang addict mag-gym, hindi makahinto. Yeah, pero ang pinaka-okay talaga na frequency, if consistency is given, if time permits, yung 4 times. Pag di nyo alam, gawin nyo exercises, ayan, dito tayo. Meron tayong directory. Okay. So may question si Rice, basahin ko lang. Basahin ko yung mga question nyo dito sa... Una kay Stephen, nakabase ba sa last set na AMRAP before magdagdag ng weights? Yes. So kung yung last set mo is nakalagay doon hanggang 10 reps but you did 12 or more, pwede ka mag-add ng 5 to 10 pounds next workout. Rice, can we use the AMRAP principle sa MF phase 1? Yes, you can do. You can try. Kasi wala sa MF naman, walang mga ano dyan. Wala, plain. Sobrang plain ng mga workout sa MF. Unlike sa basic cut na progressive din yung sets, yung reps, lahat. Tapos meron, di ba, sa last week before deload, yung overreaching week, meron tayong extra workout doon na full body rin. Ian, hanggang week 6 lang talaga yung workout builder. Yes, 7th week, parang MF, di ba? We're gonna deload 7th week. Ives, kung MF gamit ko ngayon, okay lang papalitan ko ng 4 times workout builder next week? Yes. Pero punta ka na sa ano, Ives, sa, di ba, week 1 ka ngayon, and then pag nag-workout builder ka, sundin mo na yung week 2. Hindi ka na babalik sa week 1. Rolando, same. Yes, same answer. Yes, pwede ka mag-workout builder. But again, hindi nyo kailangan. Ang tawag kasi dito, yung mga, hindi ko sasabing na ano kaya, shiny object kasi yung tawag dito. Eh. Parang may bagong workout yung gagamitin ko. Ang the best na pwedeng gamitin ng kahit sino, ako or kayo, is yung workouts na familiar na kayo. Kasi pag nag-try kayo ng bago, makakapa na naman, diba, the first few weeks, kakapain yung exercise, kakapain yung workouts. So maraming nasasayang na time versus doon sa familiar na kayo and then nag-a-add na lang kayo ng reps ng weight. Full body split lahat. Yes, LJ, di po nagamit yung week 1 deload. San po ako tuloy? Errol, kung anong komportable ka, ano yung gusto mong gawin? Ano yung madali para sa'yo? Kasi kahit ano, yung workout naman, maliit na part lang yan ang magdadala sa atin sa results. Diba, nabanggit natin yung consistency. Kung hindi, paano kung di familiar, coach? Kung di familiar, the best is actually MF siguro. Or ito, workout builder. Start ka na dito. Yung 4 days, any frequency, pwede may maaraw na magkasunod talaga. Pero MWFS, so okay yun. MWF, saan mas maganda isingit yung 4 days? Actually, yung schedule mo makakasagot niya. Kasi iba-iba tayo ng schedule. Let's say, since I'm using basic cut worker, I'll just apply the AMRAP. No, if you're using basic cut, you don't have to do the AMRAP kasi yung basic cut, medyo hardcore yung workouts yan. If you will add AMRAP, baka
ano, baka too taxing na. Mark, magkaka-abs ba kahit walang ab workout? Kung baga tatamaan din siya sa ibang workouts? Yes and no. Yung iba, may abs, maganda yung jeans nila, maganda yung abs nila. Pag bumabas, bumawas yung body fat nila, bakat na bakat pa rin yung abs. So kami ni Champ Kevin, dati nag-experiment kami niya pag MF challenge. Wala, ano lang, sit-ups lang, ganun lang. One exercise. Tapos, pag abot namin 10% body fat, ang ganda pa rin naman ng abs. So may mga tao na kailangan ng direct ab training to have the abs. Meron naman na hindi na. So kung hindi mo pa naabot yung abs, mas maganda na i-train mo rin siya. Para sure tayo, di ba? Pag alis yung body fat mo, meron ng abs. Okay, mamaya na yung tanong. Continue tayo. Reserve that for later. Ano naman? So ito pala yung ano, guys. Oops. Bakit ganun? So what to do during rest days? Mga kunwari, 3 times a week ka, tapos rest days mo, anong gagawin ko, coach? So the first one, ito yung usual ko ginagawa pag nawala ako sa routine ko. Pupunta pa rin ako ng gym and we'll just do some stretches or treadmill walk. So ang goal ko dito is to build the habit again, to build the routine. Kasi kahit hindi ka naman mag-gym, pag kinip mo yung routine mo, like ako sa umaga, pagising, gawin ko yung morning routine ko, tapos punta ako sa gym. Kahit wala akong gym, nare-reinforce yung habit ko na pagpunta sa gym. So magiging effective siya sa habit building, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. Versus sa 2 times a week ka lang nagpupunta, diba? Dragging pa every punta mo. So maganda punta ka araw-araw, and yung rest days mo, wala, mag-stretching ka lang. Next, hit your daily step target to build this habit even further and to burn extra calories without affecting much your recovery. Next, do your preferred cardio or sports. Dito ka mag-basketball, dito ka mag-volleyball. But remember, any activity, especially strenuous ones, they can affect recovery. Mamaya, di-discuss ko yan. Or sa rest days mo, pwede mong gawin yung abs, yung workout mo sa abs, yung calf exercises mo, kung hindi mo siya ginawa doon sa scheduled workout day mo. At meron dito mga tamad mag-abs, diba? Bukas ko na lang gagawin. Okay lang yun. Sabay ko na sa steps ko bukas. It's okay. And ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan tandaan or gawin because they give little to zero importance. So hindi natin kailangan araw-arawin yung abs natin. Hindi naman, it is unnecessary. Kasi wala namang spot reduction. Ano yung sabihin ng spot reduction? Yung magsisit-ups ka, mag-exercise ka, thinking na the exercise itself can burn the fat dun sa targeted area. Diba, ganun kasi yung naturo sa atin sa industry, di ba? Sit-ups ka, matutunaw daw yung taba mo sa tiyan. So, walang ganun. Kahit araw-araw ka mag-sit-ups, kung wala ka naman, hindi ka naman nababawasan ng fat via your nutrition, walang silbi yung ilang libong sit-ups. On the other hand, kahit hindi ka mag-sit-ups, basta nasa deficit ka, kumakain ka below your maintenance, ito yung di-discuss natin next, mababawasan pa rin yung fat mo sa tiyan. So, hindi natin kailangan mag-daily ab workouts. So, fasted cardio, hindi rin yan importante. You can do cardio whenever you want. Maraming studies dito, doesn't burn more fat. But if it will make you consistent, then gawin mo. Yun lang yung silbi niya. Kung napapataas niya yung consistency mo at yung belief mo na papunta ka lang sa goal mo. So drop sets, force reps, other workout techniques, hindi natin kailangan yan. The most important, lalo kayo mga beginners, most of you, yung progressive overload lang, proper form. And wala rin magic number of reps, wala rin magic time to workout. Sweating, sauna suit, kalimutan na natin yan. So wala na tayong time to explain all of this, pero meron tayong mga lessons na
dispelling the myths. So doon ko na lang i-discuss. For now, blindly have faith muna that what I'm saying is true. Kasi kinaadikan ko to. Ni-research ko na to dati pa. Okay, so tapos na tayo sa workout. Let's get to the next part, yung nutrition. So kung buhay pa kayo, pwede ba mag-type kayo? Ang dami pang buhay. Naalala ko, may nag-post sa Kaizen, di ba? Muntik na daw siya matigi ng nag-crunch. Dito ba yun? Okay. So the simplified nutrition program. Enjoy life while transforming your body. So question, ano ang purposes ng nutrition? When it comes to getting the abs, when it comes to transforming your body, anong silbi ng nutrition? Faster recovery, lose fat, term in weight. Yeah, galing nga. So the first one, to provide the tools for recovery plus muscle growth. Kasi diniscuss natin, di ba, sa workout. Anong silbi ng workout? Lifting weights to stimulate muscle growth. So si nutrition, siya yung nagbibigay ng tools para mag-recover yung muscles natin, para lumaki siya. Next, to give us energy and manage our hormones. So pag di tayo kumain, wala tayong energy, hindi tayo makakabuhat, hindi tayo makaka-cardio, hindi tayo makakagalaw. Bad mood tayo. Pag, yan yung especially pag very low fat intake o kaya crash dieting. And lastly, to determine the changes in our weight. Whether we want it up, down, or we want to maintain. Nutrition yan, hindi exercise. And before we continue, disclaimer lang. I'm telling you early as now that even if you master the principles of working out but fail to learn the basic science of diet and nutrition, hindi mo makuha yung abs na gusto mo. Yes, pwede ka maging healthy, strong, pero yung itsura, yung appearance, aesthetic part, may magandang katawan, which will give you the quick wins, the confidence, and the motivation to sustain it long term, hindi mo siya makukuha pag sablay ka dito sa nutrition. As I always say, you can't outwork a bad diet. Whether your goal is to build muscle, lose weight, lose fat, or simply maintain your weight, the most important thing you need to learn in nutrition is what? Ano pinaka-importante sa nutrition? Aba, gagaling. It is getting your calorie intake right. So hindi macros, hindi meal timing, not avoiding rice, soft drinks, not eating after 6 p.m. or any of that stuff, but simply your calorie intake. Ano ba yung calories na yan? Simply means energy. Sa pagkain natin, sa inumin natin, and yung calories na yan, yan nag-fuel sa katawan natin. Lahat tayo nagkoconsume ng calories kasi without it, we will all die. And the important thing to remember, yung calories, it hold the key and the only key to manipulating the numbers in the weighing scale. Regardless, gusto natin tumaas yung weight, bumaba, stay the same, calories have the answer. So huwag kayong matakot, huwag kayong, kasi iba, ay calories, ayoko na yan. So I explain ko yan dito na sobrang dali, as in super, super duper dali na makakapag-start ka na agad-agad after nitong training. So ganito lang siya. Lahat tayo, babae, lalaki,
LGBT, kahit ano pa yan, meron tayong tinatawag na maintenance calories. Meaning if we eat at the certain amount, whether healthy or unhealthy, hindi magbabago yung timbang natin. So example, 2,000. Example lang to, kasi iba-iba naman tayo ng maintenance. Pag kumain tayo dito, kahit ano pa kainin natin, chocolate, pasta, rice, walang mangyayari sa timbang natin. Kaya siya maintenance. So, hindi factor dito. Healthy ba yung pagkain mo? Masarap ba yan? Makasalanan ba yan? Hindi. Basta 2,000 ka lang, hindi magbabago yung timbang mo. Now, paano naman kung gusto natin mag-gain ng weight? Kailangan lang natin kumain dito. Above maintenance. So, 2,000, pwede ka kumain ng 2,000 to 2,500 and you will gain weight. Regardless, anong pagkain yan. And if you want to lose weight, kabaliktaran lang. Just eat less. 2,000 maintenance mo, just eat at 1,500 and you're gonna lose weight. Yan din yung ibig sabihin ng calorie surplus, calorie deficit, bulking, cutting. So, synonymous lahat yan. And again, lahat ng kainin natin, whether healthy or not, may calories sila. At hindi basihan yung healthy, unhealthy sa pagpapapayat at pagpapataba. So, ito yung science na tinatawag na law of thermodynamics. Calories in, calories out. Like the law of gravity, whether we know it or not, whether we believe it or not, may effect pa rin yan. Kaya marami kasi hindi naniwalaan. Hindi naman totoo yung calories. Basta tumataba ako sa rice. So yung ganun, yung calories in, calories out, nagtatake effect pa rin sa kanya. When it comes to improving our fitness, hindi health, there are no good or bad foods. Ito yung biggest lie na naituro sa atin ng health industry. Yung left daw is good and right is bad. And they're not. They're just foods that have calories and nutritional value. Ganyan lang dapat natin sila tignan. Samples. Yung response ng katawan natin when talking about fitness again is the same kung kakainin natin donut or one cup of rice. Kasi 200 plus calories lang naman yan. Same with white rice, brown rice. Ito yung mga kinababaliman ng iba. Ay, dapat brown rice, dapat ganyan para pumayat ka. Avocado, Smarties. So there are no good or bad foods. Walang nakakataba nor nakakapayat na pagkain. Wala rin clean or dirty. You can eat anything you want and still be fit and healthy, provided of course wala kang health conditions na may mga bawal kakainin. But generally, it's all about managing your calorie intake. Example, nutrition professor. So he lost 27 pounds. At ang kinakain lang niya, 10 weeks lang ito, kinakain lang niya Twinkies, Doritos, mga tatamis yan, sugary cereals, muffins, and Oreos. So kung nakakataba ang matamis, kung nakakataba ang carbs, bakit siya nawala ng 27 pounds? His premise that in weight loss, pure calorie counting is what matters most, not the nutritional value of the food. And guys, nutrition professor to. So if you don't believe me, so kanya na lang. At itong ginawa niya, yan din yung tinatawag na if it fits your macros or flexible dieting. You can even drink alcohol, party-party ka, and you'll still lose weight kung mapagkasya mo sa calories mo. And again, we're talking about building muscle and losing fat, fitness, hindi being healthy.
Sinasabi ko bang kumain ka ng donut kaysa gulay? No. I'm just telling you that you can without feeling guilty. Kasi remember, ang focus natin, di ba, is consistency, sustainability. Hindi level 10 agad. Hindi bawal kumain yan. Hindi ako kakain yan. Kasi alam ko, ilang beses mo na-train eh. Ilang beses ka na nagbawal, di ba? Hindi mo naman natuloy. And on the other side, even if all the foods that you eat are healthy, yet sumusobra ka sa maintenance calories mo, you will still gain weight. So I'm sure you know someone, even experience mo na sarili mo, you're eating healthy naman pero hindi ka pumapayat. And that's because wala kang idea na matataas yung calories na mga kinakain mo at sumusobra ka. Yeah, example, my diet is so healthy, I'm not losing weight. Pokeball versus McDo. Acai Bowl, McDonald's. Samples ng mga healthy pero matataas calories. Lalo yung salad, yung mga dressings yan, peanut butter, granola. Ayan. Ang question dito, does eating healthy yet you're gaining more and more weight and you're losing confidence in yourself? Can you call that healthy? Diba? Kain ka ng kain ng healthy, tapos pabigat ka ng pabigat, hindi mo na alam gagawin, na-stress ka na, masasabi mo bang healthy yung ganun? So again, the point is, there are no good or bad foods. All of them are foods with calories and nutritional value. And it's up to you kung paano mo sila i-manage based sa lifestyle mo, sa health conditions mo, sa enjoyment mo, and of course, sa goals mo. Kasi sa weight loss, weight gain standpoint, it's really just about managing this. The next question is, Coach, paano ba malaman yung maintenance calories ko? So marami dito nag-fail kasi di nila alam saan sila magsisimula. So I'm going to give you ways to get this number. Sobrang dali lang din. Kung ayaw mo sa mat, like si DM, dito ba si DM, bagsak daw siya sa mat. So I'm gonna make this super easy for you. How to determine your maintenance calories? A reminder muna guys, pag nakita nyo itong total daily energy expenditure, TDE na tinatawag, it just means na ayan yung calories na binaburn mo every day. So yung iba tawag dito, metabolism, pwedeng ganon, yung meaning mo ng metabolism, yun din yun. So yung number na yan, yung TDEE, it will be the same dito sa maintenance calories. So pag ginamit ko sila interchangeably, pares lang sila. O yung TDEE mo, yung maintenance mo. So here are three ways to get your maintenance calories. So the first one, kung meron ko MF book, punta ko lang sa calorie section, meron manual computation doon. And the next one, ito yung pinakamadali, ito yung sasuggest natin, pero wag mo gawin ngayon, lalagay ko na lang sa, ano, sa action items. Punta ka lang dito sa website, tdeecalculator.net. And the third one, kung ginagamit mo yung MyFitnessPal, may suggestion din dun. So ito yung discuss natin, number two. So pag-click mo dyan, ganito lalabas. Mapupunta ka sa site. Lalagay mo yung stats mo, age, weight, height, activity, body fat, kahit malagay niyan. And then pag-click mo ng calculate, ito yung lalabas na number. So sabi dito, ang maintenance ko, ang TDEE ko, 2575. So ito yung pag kinain ko araw-araw o ito in a week, hindi ako tataba, hindi ako papayat. Yung weight ko, it will stay the same. So lalagay ko na lang to link sa action items. Important things to remember when finding your starting calories. So marami nalilito dito.
Walang calculator formula ang may 100% accuracy. Estimates lang sila at most, but they're good enough to start with. So, sample nito, yung mga scale na may body fat measurements, yung mga tanita, walang accurate na ganun. Wala, as in zero. And sa calculator din, same siya. Kahit saang site ka pumunta, kahit anong formula yung gamitin mo, ang ibibigay sa inyo yan, estimate lang. So same with the weighing machine, same with the calculator. Walang accurate. And because of that, you don't need to try different calculators and formula. Just use one, get a number, and move on. And let's say hindi ka nakinig sa akin, you tried using multiple calculators and formulas and you get different numbers. Ano yung gagamitin mo? Example, I tried multiple calculators to find out my needed calories. Ano kaya yung tama? So, kunwari, nakuha mo 2, 5, 2, 3, 2, 1. Ano pipiliin mo dyan? And the answer, just pick any number. Kasi estimate lang naman lahat yan eh. And makukuha natin yung true value, most accurate value, pag na-test na natin yung number na yan, kahit ano dyan, sa field mismo, sa real life. So example, trinay natin, o 2-5 nga try ko muna. Tapos hindi tayo nabawasan ng weight after a week or two. And ibig sabihin, hindi ito yung calories na magpapababa sa atin ng weight. O reduce natin 200. O 2-3 naman, you're losing just about right, then you have to stick to that. Yan yung sakto sa'yo. Kahit pa sabi ni calculator, 3,000 kailangan mo, eh kung sa 2-3 ka, nababawasan. Ito yung tama. Kasi ito yung na-test natin sa actual, sa field mismo. O let's say no, pinili mo 2-1 and you're losing too much weight after a week or two, same thing. Mag-a-adjust lang tayo pataas. So, ganun lang. Kaya it doesn't matter ano yung piliin mo sa computation, sa calculators, kasi you're going to test it anyway. Na mag-a-adjust pa rin naman tayo every week or every 2 weeks. Lastly, these computations are mostly for newbies. So kung alam mo na, familiar ka na kung may sinusundang ka na na calories, hindi mo na kailangan mag-recompute. So I repeat, no need to recompute. It's better to just adjust from your current intake than to recompute. Okay ba ito guys? So kung dati nag-recompute ka na, ginagamit mo 2,000 na, eh, naisip mo, ay bago ngayon, kaizen na ako, re-recompute ako. Mas magiging effective kung yung naaalala mong calories dati, doon ka nalang mag-base. Parang dati umabot ako 2,000, sakto yung weight loss ko noon. Yun na yung gamitin natin. Hindi na natin kailangan mag-recompute. Kasi pag nag-recompute tayo, di ba possible na sabihin yan, 2,500. Eh, ang nakasanayan mo na pala gamitin, ang natry mo na dati, 2,000. So, malilito ka lang. So, this is the summary, important things to remember. So, nahanap na natin si maintenance calories natin. Yung weight ay yung number na hindi tayo mababawasan, hindi tayo matadagdagan ng timbang. Ang second step natin is to set our goal. To gain weight, bulking ba, or to lose weight, cutting. Yan. Kung bulking, kung sobrang payatot natin, gain weight. And if you have some fat you want to shed, may tummy problem ka, then dito tayo, cutting. Kung sobrang payat dito. How about yung mga hindi nila alam? Kunwari nasa skinny fat category sila. Kunwari manipis yung braso nila pero malaking chan nila. Ang sinasuggest ko doon dito, cutting muna. Basta pag hindi ka sure,
initial ko sagot, cutting. So ito yung formula, ano yung gagawin mo sa calories mo, depende sa goal mo. If we want to gain weight mostly in the form of muscle mass, syempre hindi lang taba, add lang tayo ng 100 to 200 calories sa maintenance natin. And if we want to lose weight mostly in the form of fat and not muscle, subtract tayo ng around 500 calories to your maintenance. So ito, hindi naman fixed number tong sa cutting, pero tong sa bulking, yes, ito lang kailangan natin i-add. 100 nga lang, kung ako tatanungin. Itong sa cutting, pwede yan, 500, 700. If you have more fat to lose, kunwari sobrang taas ng body fat percentage mo, pwede itong taasan. Basta ang magandang target to lose in a week when you're cutting is 1% of your body weight. Yun yung maganda. If you're weighing 200 pounds, it's okay to lose 2 pounds a week. Yun yung 1% mo. So mag-a-adjust yung deficit mo depende dun sa gaano kadami yung gusto mong i-lose. I-discuss natin to sa, I'm not sure anong lesson yun, pero nabanggit ko dun, yung 1 pound of fat, that equals to 3,500 calories. So itong 500 na deficit, pag minultiply mo sa 7 days, 1 week, equal siya sa 3,500 calories. Kaya ito yung sinasabi nilang, pag deficit mo 500, makaka-lose ka ng 1 pound a week. Kasi 1 pound equals 3,500 calories. Okay ba yun guys? May sumabog ba yung ulo sa mat? Okay dito? 1%. Yun lang tandaan natin. 1% a week. Yun yung good target. So that will depend. Kunwari, 150 pounds ka lang, ano 1% mo? 1.5 pounds lang. Kung 300 pounds ka, you can lose up to 3 pounds a week. Kasi you have a lot. You have a lot to lose. So okay lang, mas mabilis. Okay, so example, if your maintenance calorie is 2,000 and your goal is to gain weight, then you should start eating 2,100 to 2,200 calories. Add lang 1 to 200. Cutting naman, if your maintenance calorie is 2,000, goal to lose weight, start eating at 1,500 calories. So meron pa palang tanong dito. Coach, bakit sa bulking 100 to 200 lang? Bakit mas mabagal? Sa cutting, kahit mas malaki yung bawas, 500 or even above. Kasi sa cutting, sa weight loss pala, mas mabilis magtanggal ng fat kumpara sa pag-build ng muscle. So hindi natin pwede gawin, mag-add tayo ng 500 calories sa bulking on top of our maintenance. Kasi ang makukuha lang doon, let's say nag-gym tayo, masipag tayo mag-gym, ang makukuha lang doon for muscle growth, probably ano lang, 50 or 100 lang. So yun lang yung kailangan. Mabagal talaga yung gaining muscle. So yung extra 400 calories, saan mapupunta? Sa excess fat na yun. So ayaw naman natin, tumaba lang tumaba pag nagbabulk tayo, di ba? Gusto natin muscle. So sa cut naman, kaya pwedeng malaki, kasi yung process ng pag-lose ng fat, mas mabilis siya, mas madali siya, kaysa sa pag-build ng muscle. Eh coach, kung ganun, bakit hindi ako mag-subtract ng 1,000 calories agad? Kasi pag nagka-cut tayo, hindi lang naman fat loss ang goal natin. We want to retain as much muscle mass as possible. Yun yung goal natin, di ba? To build muscle. So pag nag-drastic deficit tayo, pag nag-crash diet tayo, bukod sa tatamaan yung metabolism natin, mag-a-adapt ng maaga doon sa mababang calories, mataas yung risk ng muscle loss. So kaya gradual yung goal natin. 1%. Yun yung sweet spot. Ito yung summary ng simplified nutrition program. Part 1. Dito naman tayo sa part 2. A survey lang pala. Sino dito yung ano? Para lang makita natin sa chat mamaya. Sino dito yung bulking? Sino yung cutting? Para makita ko yung ratio.
Parang dalawa lang nakita kong bulking. Okay. Cut it. Okay, thank you. So sa question pala ni Ms. Saraya last time, so yun lang yan, simplified. If you're losing weight, cutting and tag doon. Kahit konti lang gusto mo i-lose. And if you're gaining weight, bulking. Okay, dito na tayo sa part 2. So tapos na tayo sa calories. Ang natutunan natin, calories hold the key to taking full control of our weight. Pero yung macronutrients, another important, super crucial thing, yan naman yung nag-hold ng other important key. Determining the progress with regards to our body composition. Ano ibig sabihin ng body composition? Ay kasama dyan yung mga bone mass, yung body fat, muscle mass. Pero ito lang, tinitignan lang naman dyan. Yung ratio ng body fat saka muscle mass. And the best way to explain it is to give you an example. So, andito ulit si Champ Kevin. So, ayan yung ibig sabihin ng body composition. Same person, same weight, different body composition. So, itong sa right, kahit same weight siya, same tao yan, same nakasmile, mas mababa yung body fat niya, mas madami siyang muscle. Kaya, maganda yung itsura niya dito. Shoutout kay Kevin. So, kung yung calories ang magde-determine kung taas yung taas-baba yung weight natin, yung macronutrients naman ang magde-determine kung maganda, gaganda yung katawan natin. Diba? Hindi lang payat, hindi lang tataba. And ang goal natin, diba, gumanda yung katawan. Hindi lang naman taas-baba ng weight. So, kailangan natin matutunan si macros. Macronutrient or macros. So, ano ba yan? Macronutrients are nutrients that provide calories or energy. The three main macronutrients are protein, carb, and fat. So, ito yung macronutrients that comprise our calorie intake. And lahat ng pagkain natin, lahat ng inumin natin na may calories, except alcohol, meron yan protein, carb, at fat, or lahat ng yan. Ganyan siya. So, for every 1 gram of protein, merong 4 calories. 1 gram of carb, 4 calories. 1 gram of fat, 9 calories. Para sa mga visual, ganyan siya. So, lahat ng pagkain natin, lahat ng kainin natin na may calories, meron yan tatlong yan. May fat, may protein, may carb. Actually, apat yan. Yung alcohol, for every 1 gram, merong 7 calories. Pero hindi naman lahat ng pagkain may alcohol. So, focus lang tayo dito. And using this diagram, this image, kung yung pagkain natin, example, merong macros na ganito. Merong 40 grams na carbs, may 8 grams na fat, 38 grams protein. If we add this up using this legend, using this figures, ang lalabas dyan, 379 calories. Nare, 40 grams ng carbs, ilan ba yung, times 4. 40 grams times 4, yung fat times 9, 38 times 4, lalabas dyan, 379. Gets ba to guys? May mga hindi ba makagets para yung mga super ano? Yung mga super newbies dito. Okay. So ito rin yung pang-determine natin kung yung entry natin sa MyFitnessPal tama o mali. Kasi this has to add up. Diba meron dyan makikita tayo quick. 100 grams protein. Tapos yung calories, 100 lang din. Kasi kung 100 grams protein, multiply it by 4, dapat 400 calories na agad yun. So yun yung pang-determine natin. Kudos sa gumawa ng presentation. Thanks to me. Thank you, Dave. So all of the macros are important. Yung fat, carb, protein. But the most important when it comes to improving our bodies
yung pag-build ng muscle, yung pag-lose ng fat, is what macronutrient. Yeah, it's protein. Kasi protein is the one mainly responsible for muscle recovery and growth. Diba, ito yung purpose natin sa pagbubuhat, to stimulate muscle growth. So kailangan natin protein, kasi kung walang protein, hindi ito mangyayari. This is why sa fitness, sa pagpapaganda ng katawan, kahit pwede natin kainin a donut lang para pumayat, hindi natin pwede gawin yun. Kasi yung donut, hindi niya ma-feel yung other macronutrients natin, lalo yung protein. Kasi donut, mostly ano yan eh, mostly fat, mostly carbs. So dito sa tatlong macronutrients, to simplify things and to make all of this nutrition stuff easier to do, ang ifo-focus lang natin muna is protein. Kasi bakit nga? Kasi protein is the main macronutrient responsible for muscle growth, which is our goal. So just because protein is the most important, that doesn't mean yung carb and fat, evil na sila. Kasi they're not. Again, no good or bad food. Hindi nakakataba ang fat at hindi nakakataba ang carbs. Diba? Yung rice. Ang nakakataba is eating excess calories. Excess calories is eating above your maintenance. Ito yung summary ng macros. So if you only care about calories and neglect macronutrients, ito yung example niya. So yes, you will lose weight, pero walang muscle, doesn't look good. Sa bulk naman, kung wala kang pake sa macros mo, bulk ka lang ng bulk, calories ka lang, ganyan din. Ang goal, ganito, di ba? Si Champ ang goal. Yeah, so, kailangan natin bigyan ng importance si protein. We can simplify our knowledge when it comes to calories and macros to just this. Calories king, protein is queen. Ibig sabihin yan, kung dumating tayo sa point na mamimili tayo kung calories ang i-hit natin or protein, it should always be calories. Kasi siya yung king. And of course, ang ideal is to hit both. Pero may mga days talaga na hindi natin mai-hit lagi parehas. So focus tayo dito kay calories. Coach, paano naman yung carb at saka fat? Pabayaan lang ba natin sila? And the answer for that is yes, somehow. Pero what I found out is kahit hindi natin sila pansinin masyado, na-checkan pa din natin sila without even knowing. Examples, let's say ganito yung mga meals natin, all high protein. Kung mag-focus lang tayo dito sa dalawa, calories and protein, spare us the math ha, pero kunwari lang, ito yung total niya. Kasi tamad talaga ako mag-compute. So by focusing only on protein and calories, mapapansin natin na itong dalawa are getting filled up as well. So bakit ganun? Kasi yung ano naman, common sa mga meals, lalo dito sa Pilipinas, lagi yan may fat saka carb. Sobrang overabundant sila. So even if you don't track these two, 95% of us will always hit the minimum requirement. Carb and fat can vary and fluctuate daily, and it's okay. As long as na-hit natin si protein at si calories, we're good. Gaganda katawan natin, mabawasan tayo ng taba, lalakas tayo, and so on and so on. Pwede na rin natin to ignore sa MyFitnessPal. I mean, hindi ignore na burahin na sila. Kasi pwede silang lumagpas. Minsan yung araw mo, 400 yung carbs mo, mas mababa yung fat. O kaya 100 lang yung carbs ko, 150 yung fat. So ganun, pwede sila mag-fluctuate. And okay lang yun. As long as yung calories natin,
yung protein natin, na-hit natin, that's good. Again, guys, we're simplifying things because we want this journey to be as sustainable as possible. Consistency yung goal natin. Next question, how much protein should I eat? So a good rule of thumb to follow is to consume between 0.8 grams to 1 gram of protein per pound of body weight. For example, if you weigh 160 pounds, your protein intake should be between 128 grams to 160 grams per day. So pwede rin 170 grams, okay lang din yun. O kaya 120 grams, okay lang din yun. Yung mga ganung sobrang late na difference, it doesn't matter. But if you're carrying a lot of body fat, kunwari more than 200 pounds ka, use the diagram in the next slide to determine your daily protein intake. So some people here, like over 200 pounds sila, 250 pounds. If they use the 1 gram per pound calculation, they will need to eat over 200 grams daily ng protein. And hindi ideal yun for a lot of people kasi mahirap siya kunin. And also masakit sa bulsa. Imagine taking 5 scoops, mga ganun, just to reach 200 grams protein. So mabigat siya sa bulsa. Mauna pa mag-cut yung wallet mo kaysa sa'yo kung 200 plus yung protein natin daily. So pag overweight tayo, nasa obesity tayo, ito yung gamitin natin na chart. Lalagay ko rin to sa action items. Example, kung 177 centimeters ka, 5'10 ka, you're gonna consume 160 plus protein. Okay na yun. Oh, Bogs, you don't need to do that. Pwede ka mag-refer dito, mataas body fat mo. Kasi ang kailangan lang naman dyan, ang ine-equate lang naman sa grams ng protein is yung lean body mass natin. If you remove all the fat, diba, sobrang baba ng LBM tag dun. Adonis, yes, sagutin natin. Current weight, not target weight. Kasi kung 500 pounds ka, tapos ang target weight mo, 150 pounds, so dito tayo magre-refer. So ang basehan natin, current weight, not target weight. Filmin to 10 pounds ka, dito ka magre-refer. Yep, kasi hindi ko pwede sagutin yan. Oh, coach, 5'8 ako, 300 pounds ako, ito ba protein ko? Ito na lang, dito na lang tayo magre-refer. Diaz, ano mangyayari coach if nami-meet lagi protein, calories, pero always sobra baba ng carbs? So nabanggit natin kanina, it doesn't matter kung nagfa-fluctuate si carbs at si fat. Ganun talaga. May mga, hindi naman sila kailangan fixed. Ang kailangan lang na medyo fixed, yung protein at calories. Fat and carbs, as long as you're hitting the minimum requirement, okay na yun. Pero kung sobrang baba lagi ng carbs mo, kunwari keto ka, may effect yun sa energy levels mo. Kasi carb yung main source natin ng fuel. So mamaya, discuss natin. Moving forward. Ito, may nagtanong. Ang sagot, you can eat more than 1 gram per pound of protein daily. But you don't have to. And it's okay and it's safe as long as you don't have any pre-existing kidney condition. So kung healthy yung kidneys mo, okay lang lumagpas ka. Kunwari 300 grams pa kinakaya mo, pero masakit na sa bulsa yun. Pero kung once in a while, di ba, kunwari whole day, nag-steak ka, walang problema yun. Basta healthy si kidneys. And normal din na, may mga tanong nito sa MF, yung tumataas daw yung creatinine nila, yung BUN nila sa blood test. Normal na tumaas sila pag nag-start ka magbuhat sa kapag nag-take ka ng whey protein. But that doesn't mean na nasisira na yung kidneys mo. Kasi pag nag-gym tayo, ano nangyayari sa muscles natin?
we're breaking down amino acids. Pag nag-gym tayo, ganun yun eh. Catabolic yung pag-workout. So pag nagbubuhat tayo, yung byproduct, yung mga waste, yung amino acids, na-filter siya sa kidney. So mas marami siyang, mas maraming fini-filter yung kidney natin pag nag-gym tayo. Tapos sabayin pa natin na high protein. So hindi ibig sabihin nun, masama na sa kidneys. Merong mga tests specifically to really find out kung may problem yung kidney mo, pero yung mga ganung blood test, hindi siya exact determinant ng ano, ng health ng kidneys natin. So sa mga healthy kidneys dito, which I think most of us naman, huwag kayo matakot kumain ng protein. And emphasize ko lang, we should aim to hit our protein intake daily. Hindi lang dun sa araw na nag-workout tayo. Kasi rest days, dyan tayo nag-build ng muscle. So kung walang protein, less yung resources ng katawan natin. Next, the easiest way to get your protein is from protein powders. But whether you get it from real foods or supplements, it doesn't matter. Ang advantage ng real food is it fills you up, nakakabusog siya. But protein powders are more convenient. Diba, hindi naman lagi na pag kailangan mo ng protein, ngangata ka ng chicken breast, nakakaumay. So use them both. Kung mabilis ka magugutom, ayun, mas maganda sa ano, sa whole food mo siya kunin. Ay nakakabusog eh. Matagal yung effect niyan. Protein sources. Chicken breast, ito yung staple talaga. Cheapest din yan. Tunay, mga canned goods, dairy, yeah, whey. Pag vegan ka naman, ito yung choices mo. So answering the most common nutrition questions. Keto, low carb versus high carb. Ano mas effective sa fat loss, coach? So high carb sa taas, yan, puro rice, puro carbs. Keto sa baba. Fats, gulay, fats. So ang sagot, ano mas effective? Walang mas effective. As long as the total calorie intake is the same daily or weekly, same lang yung rate ng fat loss. Yan. I know maraming nag-aaway dito, but we've seen the studies. And personally, kung ako tatanungin, when it comes to building muscle and losing fat, lamang ang high carb. Dahil pag madami tayong carb sa katawan, mas madami din tayo energy. Energy to lift, energy to do cardio, etc. Which will help us sa long-term progress natin, not to mention yung sustainability, mga consistency. Kasi rice is life eh. Next question. Paano pag lumagpas ako sa calories ko for today? Ano pwedeng gawin? So pag sobra ka sa calories, no need to worry. Meron tayong tinatawag na calorie cycling. Ibig sabihin yan, instead of looking at your numbers day to day, calories mo, view them in a span of the week, of a week. Example, in my fitness pal ko, ayan, lumagpas ako ng 300 plus. So, ibig sabihin ng calorie cycling, tomorrow, pwede kong gawin, ibawas ko yung 300 para ma-offset yung sobra ko dito. And, wala mangyayari sa weight ko. Di bibigat kasi na-offset mo siya. So, pwedeng kumain ka ng 6,000 calories ngayon, tapos bukas mag 24-hour fast ka. So, yun yung idea. Pero hindi ko sinasuggest yun. I'm against lagi dun sa mga extremes. Kunwari, kakain ka ng 5,000 calories ngayon, bukas magka-fast ka. Not because it's not going to be effective. Kasi same lang yan. Kung total calories for the week is the same, whether nag 24-hour fast ka ng ilang beses, kumain ka ng 6,000 calories, it's the same. Same results. Pero yung habit na nabibuild natin by going to the two extremes, hindi yun maganda. Maganda yung consistency. Parang yung Q&A, ay yung coaching call last time, di ba? Coach, pag hindi ka naka-steps ngayon, pwede ba ibawi bukas? Yes, pwede. Kunwari,
10K steps ka, naka 5K ka lang ngayon, bukas 15K ka. Yes, pwede yun. Pero hindi ko sinasuggest yung ganun. Kasi yung habit na nabibuild natin is the habit of procrastinating. Unless, of course, emergency talaga. Possible kasi yan. Ang domino effect niyan, kung alam mo na yung knowledge na ganito, calorie cycling, step cycling, meron ng tendency na, ah, tinatamad ako ngayon. Bukas na lang. 20K ko na lang bukas. So, yun yung systems thinking. Yun yung domino effect niya. Nagiging procrastinator tayo. Parang sa sweldo, daming pera ngayon, gastos tayo. Sabi ni tanong ni Romar, can Tagas yo-yo dieting ba yun? Hindi, Romar, kasi offset naman niya yung calories. So, ang yo-yo dieting, magbe-bench ng sobrang tagal, magpa-pile up ng maraming fat, then deficit. So, ito offsetting. Yung habit lang ng procrastinating. Going to the extremes. Sabi ni Audrey, ganyan ginawa ko. 14K, ang hirap. So, yun. Mas maganda yung steady. Mas maganda yung na-build natin yung moderate lang. Di ba? Yung chillax lang. Tapos yun yung araw-araw, yun yung consistent tayo. How many coach yung pwedeng sumobra daily? Wala namang pwedeng sumobra. I'm just telling you na yun lang. Hulihin natin yung sarili natin. Kunwari, ayoko ba mag tinatamad lang ba ako ngayon? Kasi alam ko yung may knowledge ako na pwede ko siyang damihan bukas. So yun yung habit of procrastinating. Parang sa school, di ba? Parang bukas ko na lahat gagawin. It's not always. Cramming ka na. So, yun pala yun. Nagka-cram na tayo. So, hindi magandang habit. Okay, next question. Paano pag puno na yung calories ko pero yung protein hindi pa? So, maraming may problema dito. Should I eat more to hit the protein? Ano sagot? No, bawi bukas. Ah, galing ah. So always remember calories, king, protein, queen. So pag puno na si calories, then si protein, kulang pa ng iilan. Pwede na tayo mag-move on. Bawi na lang tomorrow by planning our meals better. Pero, another alternative, kunwari naman, yung protein natin, puno na yung calories natin, yung protein natin 20 grams pa lang. Pwede tayong, yun yung mga times, yun yung mga situations na i-risk ko na sumobra ako ng calories. Kasi sobrang liit ng protein ko eh. Kunwari, ang kailangan ko i-hit is 160 grams. Tapos, puno na yung calories ko, 20 grams pala yung protein ko. So, ang gagawin ko doon, mag-weigh ako ilang scoops. Siguro para lang mapaabot ng at least 100 grams yung protein. And yes, of course, so sobra ako sa calories. But since meron tayong knowledge ng calorie cycling, ganun yung gagawin ko. So it's not really always na kalimutan mo na si protein. Kung sobrang baba ng protein, yun yung times na i-risk ko lumagpas ako ng calories kasi I can cycle the calories naman kinabukasan or the next few days. Pero kung ang miss mo lang naman, 10 grams, 20 grams, 30 grams, yun yung mga times na move on na tayo. Bawi na lang bukas. Oh, last question. Struggle ko talaga pag hit ng calories plus protein. Any tips paano ko siya may hit daily? Sino may problema nito? Mark, is there an optimal timing of drinking whey? Wala. Ang goal lang ng whey is to hit our protein. Siguro ang optimal time, kunwari nag-workout tayo, tapos wala pa tayong protein sa katawan. Any time around our workout time. Kasi yung pag-workout, it's catabolic, meaning nagbe-breakdown tayo ng muscle fibers, muscle tissues. So kailangan natin ng protein. Pero kung may laman naman yung chan mo, kumain ka siguro 2 hours, 3 hours prior, hindi naman natin kailangan, hindi naman urgent yung pag-take ng whey. So, yun yung mga instances na
anytime, pwede natin i-take yung protein. Wala siyang magic. Dito to yung mga anabolic window. Basta importante, around our workout time, whether that be before, during, after. Okay, so move tayo. So how to hit your calories and protein consistently? Ito talaga yung 99% struggle ng mga bago sa ano, sa MF, sa lazy lifter. So I prepared for this. So paano natin may hit yung calories natin? Saka protein. The first one is meal delivery services. Ano yung mga meal delivery services? Ito yung order ka, papadala sa bahay nyo, tapos may macros, may calories. And here, everything is tracked and calculated for you. Ang downside lang nito is less freedom to eat the foods that you like and gagastos ka talaga. But if you have the budget, well, why not? Kasi option niya, less stress, tracking calories, less effort, less prep. Kakain ka na lang and you're sure that you're getting the right macros. Wala ka nang isipin pa. So if you're okay with the gastos and having less variety, ito talaga yung magbibigay sa iyo ng maximum consistency and results. So mamaya punta ka sa albums. Yan, naglagay kami ng listahan ng mga meal delivery services. Ah, kung may budget ka, kung tinatamad ka mag-track ng calories, sobrang dami nito. So para sa akin, ito yung best. Six-pack chef. Sobrang sulit. But feel free to check the others. So number two, how to hit your calories and protein consistently by eating the fixed meal plans given by your coach or nutritionist. Dito rin, everything is tracked and calculated for you. Downside niya is almost the same dito sa meal delivery services. And ikaw mismo yung magpe-prep ng food mo. Ang upside, mas matipid to kesa dito. Kasi sa end mo yung preparation eh. Sa end mo yung pamamalengke. Yung pag-prep ng ingredients. Walang patong. And the best way to do this, kung may helper kayo, turuan mo siya ng mga meals. So, pakita mo yung mga recipes natin. So, ito yung sample meal plans na pre-provide natin sa Facebook group. So, mamimili na lang kayo dyan ilan yung calories nyo. 1,000, 1,300, 1,600, 1,800, lahat nandito rin. Bulking cutting at lahat yung high protein. At sobrang dami yan. Courtesy of Zach. So, salamat dito, Zach. Ayan. We're committed to your results, of course. Naglagay din kami no cook, meal plans, easy cook. So no cook, ibig sabihin, bibili mo na lang, kakainin mo na lang. Cantuna Way, Roasted Chicken, Subway, Mang Inasal, Skyflakes. And most importantly, lahat yan high protein. 162 grams, 137 grams. So later on, view nyo na lang lahat sa Facebook group natin. Kaya wala na kayong reason para hindi ma-hit yung calories and protein nyo. And number three, how to hit your calories and protein consistently by tracking our food and learning to pick better food choices that hit both our calories and macros. So itong number three, this is the one that requires effort talaga, but the most rewarding long term. Ang downside niya, need mo mag-effort to track the food that you normally eat, like ano ba mga ulam sa bahay, sinigang, adobo, kanin madali lang naman yan, ice cream, maganan. Lalo yung sa mga karinderya, yun yung mahirap, medyo mahirap talaga. And you will do the tracking using this app called MyFitnessPal. So maglalagay din kami ng tutorial sa action items, paano gamitin to. Meron diyang complete guide video. And since may mag-effort sa umpisa, your tracking will surely be off since mangangapa ka pa. Need mo ng practice to get good at this. And kung off ang tracking mo in the beginning, yung pag-hit mo ng calories and macros, medyo magiging hit or miss din.
And this alone will cause confusion, frustration to so much people at yung iba dito nagkikwit. Parang nakakatamad naman, ganyan-ganyan. And to help you with that, ayoko mahirapan ka, konti lang. Sabi ko kasi mahirap to, di ba? Gumawa kami ng recipes. So again, thank you kay Zach. So, pwedeng, kung nagluto ka, mayroong mga options na pwedeng lutuin. Ayan, may calories, may macros, may instructions, may ingredients. So, lahat nandito na. And, yan, yung mga hindi na lulutuin, yung tinapay, meron din dito. So, sobrang dami yan. Hindi ko na in-update tong ano. Hindi ko na in-update tong images dito. Pero sobrang dami yan. Punta na lang kayo sa album later on. And naglagay din kami, of course, yung mga to-go, mga delivery natin. May calories, may macros. And naglagay din kami ng mga ganitong resources, mga fast foods. Yan, KFC, Jollibee, yung mga Ensal, Chowking, Subway, Starbucks, Dunkin'. Ah, sobrang dami nun. So lahat ng yan, makikita nyo dito. So last season, kung nahirapan kayo sa calories, kung ito yung biggest challenge nyo, maybe it's time to use the meal plans na. Diba, huwag na tayo mag-ano. Huwag na tayo magkanya-kanya. Huwag na tayo magsarili. Huwag na tayo, diba? Huwag na, kung nag-fail tayo before ng ilang beses na, we have to change things. Kailangan natin baguhin yung ways natin. Diba, kung tracking tayo dati, pwede naman mag-track, pwede naman ganyan, pero hindi pa rin natin naabot yung goals natin, baka kailangan natin maging strict ng konti. And to help you even further, promote lang natin to si Sukat Squad. So pag may Instagram kayo, Facebook, follow nyo to. So ang ginagawa ng page na to, nagpupunta siya sa mga common restaurants, yan, Andox, Lechon Baka, and then hinihimay-himay niya yung ingredients ng pagkain doon so he can share to us yung calories at macros. So no affiliation, just very grateful that this page exists. Kaya ako nilagay dito. So give him a follow later on. At kung makausap niya siya, just say hi sa ano, from the Lazy Lifter family. Mamaya niya na i-follow ha. Lalagay ko na yan sa ano, sa action items. So like I said, if we're going to track our food intake, it will require effort sa umpisa. But the freedom that it will bring you after you get good at this is so immense. You will have the freedom to enjoy life dahil walang food restrictions. And you get to enjoy that freedom even more by having a fit body. Di ba ang sayo masabihan na, paano nagagawa? Kumakain ka ng rice, kumakain ka ng ganyan-ganyan, miinom ka ng alak, pero ang ganda pa rin ang katawan mo. So yan yung goal ko sa inyo. Ito yung mga members natin sa MF. So he lost 20 kilograms, 100 days. Sabi niya, lagi pa din ako kumakain ng fast food, diba? 2 times a week, minsan 3 pa. Hindi ako mabubuhay na walang chocolate cake brownie sa isang linggo. Five months, binago lahat yan, MF lifestyle, proper nutrition, exercise, at pwede mo pa ma-enjoy ang masasarap na pagkain tulad ng ice cream. Oh, si Kevin na naman. So, si Kevin, 100 days din. Wala pa nga 100 days to. So, parang twice a week o nag-iinom every week. Yan, para si Coach Wendell. So, may hashtag siya lagi, manginginom na may abs. So, lagi siya uminom every week. Parang ito rin. Favorite nito, pagkaya niya yung uminom. Ano to? Gin to, gin. Libre niya lang ng gin yan. And ito kami, pre-pandemic. Coach Carlo, kasama ko. Yan, uminom kami lagi. Kevin. At yung ibang members na maganda yung results. Kumakain kami, umiinom kami, we don't feel guilty kasi we know how to track everything. So, nagpa-practice lang kami daily and we got good with it.
Kaya now we have the freedom to live life, eat whatever we want, and still maintain a fit body. Kaya gusto niya rin ba yan? Gusto niya ba yung may abs kayo pero di ba, may walwal, may ganyan, may inom? Sino may gusto nun? Sabi ni Ram, tips naman. 2 hours na kaya ako nagbibigay ng tips. Sana may chicks. Oh. Ayoko na nun. Hindi ko na gusto yun. Yeah, si Carlo, hindi ko pa ito nami-meet. Ayaw kasi magpakita. So next question, what's the best option for you? Ito na yung tanong mo, Ram. Tips para maging ganyan. So ito, gamitin lang natin ito. Anong best option for you? Yeah, if you want maximum results, what with less freedom, ito yung gamitin mo. Meal delivery services, kung afford mo, go ka dito. O kaya gamitin mo yung meal plans natin, banja dyan na lang, pe-prep na lang, kung may helper ka, pakita mo lang sa kanya. And if you want more freedom but prone to more mistakes, ito yung gawin mo. Matutunan na mag-track. Ito yung good for long term but not for short term. Kasi nga, short term, mangangapa ka pa. Diba? Siyempre, sa umpisa, pag nangangapa ka, mali-mali pa yung pita-track mo. So kung gusto niyo ng results, which ako dito ko pabor, kasi di ba ang ina-achieve natin yung escape velocity. So medyo maging strict ka, maging rigid ka, kasi after 100 days, pag nakuha mo yung katawan na gusto mo, sobrang gandang results mo, you yourself, ikaw na mag-maintain. Di ba? Automatic na yung chillax mode mo. Kasi ang ganda na ng katawan mo. So lahat mag-a-adjust. Iba na yung identity mo eh. Di ba? Yung loss aversion, hindi mo gugustuhin mawala yung katawan mo kesa yung makuha ka ng bagong katawan. Or you can combine them all. Yung pala, pwede pala yan. So, paano natin i-combine lahat? Ito yung strategy ko. Ito yung sequence. Para makapag-hit mo yung calories mo consistently and at the same time, makapag-practice ka ng tracking skills. So, up to 4 weeks, pwede ka mag-meal delivery services or fixed meal plans. Mag-subscribe ka dito. 1 month lang. Para lang magka-momentum ka. Kasi sayang eh. May motivation mo yun. Kung gigil ka, di ba? Ano ba yan? Lagyan pa natin ng gas. Lagyan pa natin ng apoy. Yung motivation na yan. So mag-subscribe ka or gamitin mo yung meal plans natin. And even if calories and macros are given, ilog mo pa rin sila sa MyFitnessPal para ma-familiarize yung sarili mo dun sa app. And after 4 weeks, kunwari, naumay ka na, kunwari, ayaw mo na gumasos, pwede mo i-try yung meals 1 and 2 mo, fix na, kuha ka sa meal plans natin. Then yung meal 3 mo, dun ka lang mag-experiment. Kain nga ako sa labas, meal 3. Oh, meal 1 mo, kunwari, oatmeal, saka whey lang. Meal 2, chicken breast, rice. And meal 3, oh, dami ko pang calories, labas nga ako. O kaya order nga ako. That way, nakakapag-practice ka. And at the same time, yung 2 meals mo, sure ka na sa macros. Tsaka mataas na yung protein. And then, the third part, 15-week onwards or 100-day onwards or kung kailan na hindi ka na-pressured to get results. So, fixed meal number 1, oatmeal, whey, ganyan. Then, paglaruan mo yung meals number 2 and 3 to practice. This way, you're building the habit and the skills. Papunta ka na sa freedom to eat whatever you want while still having a great body. Okay, Ben? Ano yung appealing sa inyo dito? Number 3? 2. Yeah, ako dito. Ito yung number 2. Ito yung ginawa ko talaga to practice. So, paulit-ulit yung breakfast ko tapos yung next meal ko. Tapos, sa gabi, paparty ako. Ganun yung ginagawa ko dati. Kaya, nasanay ako.
Ito, tips. Marami ito ulit. Tips ulit. Tips to maximize your results through nutrition. The first one, if you can afford the meal delivery services, use that one. If not, use the fixed meal plans. Getting a wow transformation in 100 days will allow you to achieve escape velocity. So I am in favor of prioritizing results over freedom for the time being. Kunin muna natin yung results, then tsaka tayo mag-chillax. Kasi napansin ko, yung mga nag-chillax muna, pwede ko naman gawin yan. Hindi naman ako nagmamadali, ganyan-ganyan. Ilang years na, 2, 3, 4 years na sa MF, alam nila yung principles, kabisado nila, pero until now, wala pa rin yung results nila. So kunin muna natin yung results, then pwede tayo mag-chillax. Kasi pag nag-chillax tayo, wala pa tayong i-chillax. Di ba? Wala pa tayong results eh. Ano yung i-chillax? So yun yung goal ko. For you, for myself, basta lahat ng ginagawa ko. Gusto ko makuha agad yung results. Kasi pag nakuha mo yung results, iba yung confidence na dala niya sa'yo, sarili mo. Diba? Iba yung naniniwala ka lang sa una, sa ulo mo na you can do it versus dun sa nagawa mo talaga. Iba yun. Ibang level ng confidence. Next, planning is really big. The more zoom out your planning is, the better. So plan your meals 1 week in advance. So ito ginagawa ko rin to. Or the night before, or before you order or eat them. So ito yung ibig sabihin ng sa tracker nyo na plan for tomorrow. Pag-plan na kasi yung meals mo the night or even a week before, less likely ka mawala sa landas. Pag wala kasi yung planned meals, for example, when life gets stressful, anong una mo i-grab? Diba? Yung comfort foods mo. Yung pinaka-accessible sa'yo. Diba? Yung una mo makita sa ref. Ay, stress ako. Kaya na lang ako. Unlike pag naka-plan na siya, diba? Meron ka ng go-to. Yeah, seryosoin natin to. Ito ang sikreto. Naalala ko si Leira. Dito ba si Leira? So ito ginamit niya. Week 1, pinaplano niya. And yeah, she said a lot of good things about planning. Next one, if you have the time to spare, learn the recipes provided in the Kaizen Facebook group. Or if you have a helper, you can show him her our meal plans and recipes. So personal example, ako, may helper kami dito. Parang yung pambahay ko. Diba sabi ko last time na dinonate ko na. So bumili ako ng isang pambahay lang. So gumawa ako ng decision dito sa nutrition na mahaba yung half-life. Nag-decide ako na daily chicken breast lang yung kakainin ko. 300 to 350 grams. Then yung chicken breast na luto na yon, magro-rotate lang siya dun sa mga nakalista yung nakulate namin ni helper. Fritada, curry, sisig, adobo, ano pa ba? Even menudo, Bicol Express. So yun, this way, I won't have to think about it anymore. Makakatipid ako sa decision, fatigue, ba? Yun at yun lang din kinakain ko. Tapos 500 grams na rice, tapos ice cream. Yun lang, ulit-ulit lang ako eh. Nakakatipid ako ng decision, fatigue, but at the same time, nakukuha ko yung variety while hitting my goals. So pag naman alis ako, doon lang ako nagbabary ng meals. So ganun din gawin nyo. Make a decision today na mahaba yung half-life. Yung pag nag-decide ka ngayon, hindi mo na siya iisipin after 3 hours. Yung ganun sa pagkain. Ano kaya kainin ko ngayon? Tapos mamaya, ano kaya kainin ko ngayon? So what if mag-decide ka na ngayon, ano kakainin mo? Default for the rest of your life. Or hindi, kung hindi man for the rest of your life, sa 100 days. Diba? Yung mental bandwidth na yun, yung matitipid mo doon sa kakaisip anong kakainin mo, magagamit mo yung energy na yun to just do your workouts, to just do your steps, to study something, to read a book. Ang laking tulong mo. Kasi yung everyday, 5 beses ka nag-iisip anong kakainin mo. Tapos pag naubos yung willpower mo, kakainin mo lang pala yung nasa ref.
Oh, food delivery. And again, visit the Facebook group. Ayan, sobrang dami nito. Learn and turo na lang sa helper. So, dispelling some nutrition myths. Meal frequency and timing matter very little. So, eat your schedule and preference. So, it will matter a little yung 3 meals a day versus 1 meal a day. So, piliin mo yung meal frequency and timing base sa lifestyle mo. Again, what we're aiming here is consistency. Next, don't force yourself to do intermittent fasting. It's not necessary. Because the IF doesn't have any fat loss benefits apart from helping you manage your calories even better. Again, the most important thing, overall calorie and protein intake natin. Yun yung mag-influence sa weight loss natin, sa muscle building natin. Kasi madami ako na-encounter dito sa MF. Sobrang na-stress sila. Kasi pinipilit nila ipasok yung intermittent fasting doon sa schedule nila. Sabi na, coach, ganito yung schedule ko, yung IF ko, ganitong oras, paano ko i-adjust yung workout ko, kailan yung kain ko, ganyan-ganyan, paano yung tulog ko. So pag ganun, I always say, just forget about IF, track mo na lang yung calories mo, yung protein mo, huwag mo nang orasan yung pagkain mo kasi wala namang magic sa IF. So isipin lang natin siya, scheduling thing lang. And lastly, diet sodas, Coke Zero, very helpful in managing cravings. And they're all safe. So don't believe the myth that they're not and that they will cause you cancer. So hindi. Okay lang sila. When I'm dieting, when I'm nearing my photoshoot, Coke Zero talaga. Yan, BFF talaga. Si Champ Kevin din, I'm not sure kung pinalita niya yung Coke Zero niya. Ako, dalawa lang iniinom ko yung Coke Zero and ano ba isa kong gusto? Pepsi Max. Right and light, hindi ko natripan. Yeah, Pepsi Max, gusto ko yung matamis talaga. Coke Zero. So pag uminom ako niyan, kung nare-crave pa ako ng chocolate cake, Coke Zero lang ako. I'm good. So that's the end of nutrition section. Buhay pa ba tayo? Marami ba kayong tunan? Alright, so we're almost done. Tapusin lang natin to. Mabilis na lang to next. Pinakamahaba talaga yung nutrition. So simplifying cardio even further. So the only two purposes of doing cardio are what? Siret. Cool down. Okay, for the purpose of pagpapaganda ng katawan, hindi pala, overall na pala. Ito lang yan. To improve cardiovascular and overall health, diba, sa puso natin, mental health natin, mood natin, and the next one, to burn calories. So wala dyan yung misconception na if you do cardio, you will burn fat. No, you will burn calories. So it's the reason why nilagay ko tong cardio after nutrition para mag-gets nyo yung silbi talaga niya. So when it comes to building muscle, losing fat, para saan ba yung pagbaburn ng calories? If we can burn extra calories, then we can get to calorie deficit much easier and we can eat more food. Para mag-gets natin, tignan natin ito. So, 3 columns. Meron tayong calories needed to lose weight. Ito yung appetite, food intake natin, cardio activity natin. Let's say ang kailangan natin calories to lose weight is 1.8 calories. And ang appetite natin, usual na kain natin, 2.2 calories. With this, of course, mag-lose pa tayo ng weight. Yep. So, dapat pala 2-3 nilagay ko. Kasi, anyway,
Ang silbi ni cardio, ganyan siya. With the help of it, example, 30 minutes, naka-burn tayo ng 400 calories. What will happen? So, 22 calories minus 400 calories equals 1,800 calories. And therefore, we're going to lose weight kasi na-hit natin yung 1,800 calories with the help of cardio. And that's the only purpose of doing cardio when it comes to losing weight. Hindi siya yung, ay, kailangan mag-cardio ako para pumayat ako. Hindi ganun. Di ba, akala natin ganun. Maraming akala ganun. Maraming coaches akala ganun. Mag-cardio ka para pumayat ka. Cardio does not burn fat per se. It burns calories. It's the calorie deficit that makes one lose weight, not cardio itself. This means that cardio is just a tool to help us manage our calorie intake even better. If we can create a calorie deficit from our diet alone, then we don't need to do cardio anymore kung ayaw natin. Like ako dati, sobrang hate ko ng cardio. Our example, 1,800 calories to lose weight. Yung appetite natin, saktuan lang din naman, di ba? Hindi naman tayo hirap. And if that's the case, we don't need to do cardio if we don't want to, and we will still lose weight. Next, cardio is not the one who will give us muscle definition, tone our body parts, or give us abs. Again, it's the calorie deficit. So, gamitin natin yung example na to ulit. So, calories needed to lose weight, 1,800. Your appetite, 4,000 calories. Parang sabi ni Boggs. Sabi niya, malakas akong kumain eh. Then sabi niya, bawi na lang ako sa cardio, masipag naman ako. Ito yung outworking a bad diet. So, nag-cardio siya, hours and hours of cardio, nag-burn siya ng 1,500 calories. Ang tanong, may silbi ba yung cardio natin dito kung ang goal natin is to lose weight? Wala, kasi yung 4,000 kain mo, minay na sa mo ng 1,500, sobrang sipag mo sa cardio, ang net total niyan is 2,500 calories lang. And that means no weight loss will happen even after doing hours and hours of cardio because his net calories is still way above 1,800. And not only that, but his recovery is greatly affected and is suffering from high fatigue. So again, doing cardio does not automatically burn fat. It is just a tool to get us here. Okay ba yun? Meron pa bang hindi naniniwala sa ano? Sa ganun, sa card. Meron kasi na marami akong kilala. Not saying they're wrong, super wrong. Pero merong mga mahirap talaga. Kunwari, ilang years mo na ginagawa na parang na hook na yung belief mo na for you to lose weight, for you to not gain weight, you have to run every day, you have to ganito, ganyan. So ito lang siya. It's yung cardio, any activity, they really just burn calories. So kung matulungan ka niya, papunta sa deficit, yun yung magpapalose ng weight. It's not really the cardio itself. Next one, do cardio if you enjoy it, like you're playing sports, volleyball, basketball. Pag ganyan, gawin mo. Kasi if you enjoy it, it's good for your mental, physical health. Next is if you want to eat more food. But if you can burn more in a day, you can eat more in a day while still losing weight. Kunwari malakas yung appetite mo, sabi mo, sige, cardio, add ako ng cardio kasi hirap ako magbawas ng pagkain.
Next one, if you went overboard. Kaya napakain ka sa birthday party, lumagpas ka ng 500 calories, for example, pwede ka mag-cardio to offset those lagpas na calories. And lastly, pag bumagal na yung weight loss mo and need mo mag-adjust ng calories to continuously lose weight, pero ayaw mo na magbawas ng food intake. So, pwede ka mag-add ng cardio or increase your activity. Yan. Yan yung mga instances na pwede magawin si cardio. Question. If cardio is that great of a tool, should we make it a must? And the answer is no. Kasi the big danger of doing too much cardio, strenuous, especially strenuous ones, is that it will affect your recovery. Both in the recovery, not only recovery, but yung muscle growth. Both indirectly and directly. Directly kasi saan ko ba nasabi to? Alam ko na mention ko to sa sa coaching call. Yung building muscle, losing fat, is playing the game of managing stresses in our lives. So when we're dieting, when we're lifting weights, we're causing stress sa katawan natin. Samaan pa natin yung stress sa work and relationships. So if we add too much cardio, yung energy natin to cope up with building muscle, losing fat, recovering, mababawasan pa siya lalo. Indirectly, of course, if we're doing too much cardio, mas konti na energy natin to lift weights, which will affect our gym performance and therefore yung muscle building results natin. This is why I don't recommend doing HIIT, high intensity interval training or six circuit training kasi they're very taxing. Not to mention, wala rin naman silang additional benefits sa fat loss kumpara sa low intensity cardio. So wala. Hindi yan circuit training ako kasi mas nakakapayat. Yun, tanda natin. It burns calories. Pag strenuous ones, yeah, it can burn calories. It can burn a lot of calories. Pero kailangan natin i-factor yung effect niya sa recovery, sa fatigue natin. Coach, what's the best way to add cardio to our daily lives without negatively affecting recovery, muscle growth? And the answer for that is, ginagawa niya na naman to, walking. If you can get yourself to hit 10,000 steps a day, parang 300, 500 or more calories per day na yan, na nababurn. Then mag-stack up yan in a week, in a month, and you lose weight much easier without affecting recovery that much. So that's how I am able to easily maintain this physique. Kahit sobrang busy, kahit maraming nakakain. Ang speed ko sa walking, ewan ko iba-iba ata per treadmill, parang 6 brisk walking niya sa akin. So, hindi naman ako naglalakad ng 1 hour. Siguro maximum ko na 30 minutes. So, there are a lot of ways to achieve this, yung walking, even if you're busy. But the best and most convenient one for me, kahit gaano ako busy, kaya nagagawa ko siya, is of course by investing in a treadmill or walk pad. And syempre, lagay nyo siya sa daily routine nyo, sa structure nyo. Ako, even if I'm working whole day, nag-gym pa ako 4 to 5 times a week, nakukuha ko lagi yung 10,000 steps. So, paano ko nagagawa yun? Ayan, nilagay ko dito. I-check nyo lang yung daily routine ko. So take note lang, yung 10,000 steps is a good goal to aim at, but you don't need to do 10,000 agad kung very sedentary yung lifestyle mo. Example, if you're doing 2,000 now, diba, get to level 2 first. 3,000 ka muna, 4,000, 5,000. Don't jump to 10,000 agad. How much ang walking pad? I'm not sure. treadmill kasi sa akin, pero parang
may mga nag-share last season, may mga nahanap silang hindi ko alam. Merong mga below 10k, Lazada ata 'yun. Yeah, so maganda nito, maggawa tayo ng thread doon sa group natin. Jomar, paano po pag bulking? Do we need to progress our walks to higher steps? Pwede if you want to eat more food. So yun lang naman yung determinant niyan. Pag bulking, syempre mas kailangan mo konti steps. Bulking ako, like maintenance, I can do that 6k steps, 8k steps. May mga times na, ay gusto ko kumain na, taasan ko ang steps ko. Alright, so final reminder sa cardio natin. Unlink natin yung steps exercise sa MyFitnessPal. Kasi yung computation natin ng calories kanina, yung maintenance, yung calculator, kasama na doon yung daily activity natin. So no need to link dito sa MyFitnessPal. Makakalito lang yan. So you can do that. Yan, open MyFitnessPal app, more steps. So mamaya nyo natignan yan. Ganito yung pag-unlink ng steps sa MyFitnessPal. So pagpunta nyo dito, pindutin nyo lang itong more and then punta kay steps and then don't track steps. Kasi malilito lang kayo dyan. Mag-a-add yan dito. Tapos feeling mo kailangan marami ka pang kainin. And the last part, ito sobrang bilis lang nito. Supplementation. So what supplements are and are not? So ito marami ring nalilito rito. Maraming nasisilaw. Ito yung ito talaga yung pinaka shiny object sa ano sa fitness industry, supplements. So what supplements are? Ang silbi lang ng supplements, the first one to help us hit our macros, especially protein. Next is to aid us in our activities, give us energy, uplifts our mood to work out, to do fitness. And lastly, to ensure our health para wala tayong mga deficiencies. And what supplements are not magically or directly burn fat or build muscle. So walang ganyan. Wala yung pag uminom ka. Kasi yung naalala ko yung mga supplement days ko yung college ako, pagpupunta ako ng cash and carry, so lulang-lula ako dun. Parang sabi ko, kung marami akong pera, pag nabili ko lahat ng supplements dito, 1 month lang siguro ang ganda ng katawan ko. So walang ganun. Walang supplement, walang kahit ano that can magically directly burn fat or build muscle. So mga helpful na supplements. So lagay natin sa kaliwa tong silbi ng supplements para ma-checkan natin isa-isa to. So yung whey protein, makatulong siya to help us hit our macros, especially protein. Kasi itong whey protein, isang scoop lang, diba? You can have 20 plus grams of protein. Yeah, kumpara sa pagkain ng chicken breast. Just imagine, chicken breast, ngunguya ka pa, maghuhugas ka pa ng plato. Ito, lalagay mo lang, scoop lang, sobrang bilis. Very convenient. Creatine, aid us in our activities, lalo sa gym. Kasi it gives added strength. Siguro, 1, 2, 3, 4, 5%. Sobrang liit lang naman. Pero yun yung silbi niya. Lalakas ka sa gym. So, ang grams it and dosage ito, just 3 to 5 grams daily. Next, multivitamins is to ensure our health. So, parang nga, wala tayong deficiencies. Kasi pag may deficiencies tayo, hindi naman siya makaka-affect directly sa muscle gains natin, sa fat loss natin. Pero kasi, it will cause indirect effect sa health natin, di ba? Pag deficient tayo, bawal ganito, kailangan ganito. So indirectly niya ma-affect yung fitness habits natin. And yung caffeine, pre-workouts, fat burners, ang silbi lang niyan, aid us in our activities para umincrease yung energy natin and para maging mapunta tayo sa state to want to work out.
So fat burners, hindi ibig sabihin niya pag inom mo, matutunaw yung taba mo. Hindi. Fat burners, increase yung energy. And then yung extra energy mo, gagalaw-galaw ka, gaganahan ka mag-gym, gaganahan ka mag-cardio, yun yung silbi niya. It doesn't directly burn fat. They ilag ba yung multivitamins? No need kasi wala namang calories yung vitamins. Dex, any vitamins will do. Siguro mga GNC. Ako brand kasi ang reference ko. Ayoko ng mga Centrum lang. Yung mga... Ewan ko, wala akong tiwala. May trust issues. RAM, yeah. That's what I use, yung Optimum. Okay, the best and most underrated supplement. Anong season 1? Alam niyo na to. So yung mga bago, anong hula niyo? BCAA, Crea, Whey, Creatine. No, the answer is kasi ni-spoil na nila. Tulog. Walang supplement ang makakapalit niyan. Make sure to get 6-8 hours of sleep every night or kung ilan yung need mo to function optimally. Iba-iba naman tayo dyan. Kung sira tulog mo, bawi ka sa nap. Kailangan natin ng tulog kasi it affects our willpower and energy. At kung mas madami tayong tulog, of course, mas maganda yung decision making natin. Mas mataas yung success rate natin sa diet at exercise. Ayun yun nga, hindi nyo naman kailangan pilitin 8 hours. Diba? Yung... Yeah, Art. Sleep is for the weak. Yun yung mga walang pera, yun yung mga... Actually, yun yung mga... Never ako naniwala dyan. Kasi ako, I really give importance sa sleep ko. Yung decision making mo pa lang. Lahat ng billionaires, lahat ng mayayaman, natutulog sila. Alam nila yung importance ng sleep. Kasi if you're making yung mga big decisions na talaga, sobrang, di ba, wala kang tulog. Ang sabaw kaya nun. Ito nga fitness ang pinag-uusapan natin. Diba, hindi pa life and death situation. So, ito palang tip ko. So, kung hindi kayo nakakatulog, kunwari 5 hours ang tulog nyo and you're feeling fine with it, okay na yan. Parang move on na. Kasi yung stress na kinocause nyo by worrying na, shit, kulang tulog ko. Nakakadagdag pa sa stress yun eh. So, just do your best. Tapos, kunwari, nakakuha ka ng 5 hours of sleep lang, 6 hours lang, eh, yun na eh. That's your best eh. You don't have to add additional stress. So yun, kung may time kayo mag-nap, kung okay sa inyo mag-nap, mag-nap kayo. Ako, 6 hours lang usual sleep ko. Ayan, para may reference kayo. Minsan 5 hours, nag-nap ako. Ang importante yung REM, yung rapid eye movement, yung cycle. Yep, so wag niyo dagdagan ng stress yung lack of sleep niyo kasi it doesn't help. Kasi aim, ang importante dito yung sleep hygiene. Nabanggit ko to sa coaching call, 'di ba? Use your bed only for sleeping and sex, yun lang. Wag niyo i-associate yung brain niyo sa paglalaro ng ML, pagla-laptop sa kama. Kasi pag humiga ka, magugulo yung utak mo. Ano ba gagawin ko ngayon? Manonood ba ako? Mag-ML ba ako? Makikipag-chat ba ako? Humiga ka lang pag matutulog ka na. Para pag higa mo, di ba parang sa toilet bowl, ako ganun. Pag gusto ko, pumupo lang ako. Kasi ano ba ginagawa pag pumupo sa toilet bowl? Pupup ka. Yun yung parang signal sa brain mo. Oh, it's time to poop. Di ba, huwag kang mag-cellphone, huwag kang... Yeah, yun lang. Love making and sleep. So yun, sleep hygiene yung importante. Okay, so we're almost done. Actually, tapos na tayo. Now, na-discuss na natin to. Apat na ito. Workout, nutrition, cardio, supplements. Tapos yun natin, guys. Probably some of you are thinking, ay, alam ko na lahat yan. Etc., etc. Gusto ko lang kayo nabigyan ng new lens on how you look at this by using the system's thinking. Example again. So dati, before Kaizen, ganito ka. Diba? Akala mo ito lang need mo. Kailangan mo lang mag-workout, nutrition, cardio supplements, in the end. But now, you're already a systems thinker. Even if you already knew all of these things,
the way you view them, itong apat na to, or sequence them on top of other Kaizen processes and systems will make them very new to you. Ngayon, hindi mo na tinitignan itong workout, diet, cardio, and isolation. Kasi you now know for yourself, hindi to gagana kung wala ibang elements. Diba? Yung foundation. Kaya ako as a coach, sobrang dali na sa akin mag-trace back kung ano yung mga lapses ng clients. Kasi meron ako nitong new lens. Pag nakita ko, example, kung sino sa inyo, ah, hindi nag-workout, ah, hindi nag-diet. Ang dali sa akin i-trace na kaya kong hulaan with accuracy. Ah, kasi malamang hindi niya ginagawa yung routine niya. Malamang hindi siya nakikipag-meet sa groups niya. O hindi niya binabasa yung goals niya. Andali. Kaya kayo, future coaches, di ba? Possible na maturo rin kayo. Meron na kayong new lens. Hindi niyo natitignan na ito lang ang kailangan ni client, ito lang kailangan ko. Magkaka-connect yan. Right, the next Kaizen coaches. So I know we've discussed a lot. So if you're feeling a little overwhelmed, know that you can always watch the replay and review the lesson notes and summary. And I highly encourage you to. Kasi repetition indeed is the mother of learning. Ako pag may lesson ako nagustuhan, uulit-ulitin ganun the whole week. Diba nabanggit ko nga last time, even my replays, my videos, kahit ako nag-deliver nito, uulit-ulitin ko to look for something to improve. Learning never stops. Hindi enough. Yung narinig mo ng isang beses, hindi siya enough para ma-cement yung learning sa ulo natin. So kaya maglalagay kami lagi ng ganito. Watch the lesson replay or review the lesson notes. Gamitin nyo siya sa net. Yung tinatawag na no extra time. Naghuhugas ka ng pinggan, naglalakad ka, baka di mapakinggan yung replay natin. So before we end, pakita ko muna sa inyo yung bago sa week 2 trackers natin. So ito yung offline. Ito yung week 1 natin. Ito week 2. Naka-highlight yung mga nadagdag. So we're gonna level up. Okay lang ba sa inyo? Mag-level up tayo sa week 2. Hindi naman ganun kadami. Okay, now we're gonna track your daily calorie target. Tapos susulat na rin natin yung calories natin since na-discuss na natin sila, saka yung protein natin. So Monday, nakailang calories ka, nakailang grams ka ng protein, sulat lang natin. So kasama na siya sa awareness natin. Bakit nga natin sila kailangan i-track? Pearson's Law, Hawthorne Effect. Kapag tinatrack natin sila, pag may awareness tayo, automatic yung desire to improve that number. So kaya mo mapahiya sa groupmates mo, mag-improve yan. I-hit mo lagi yung calories mo, yung protein mo. And by day 100, escape velocity. So sa, ano naman, sa, what do you call this? Sa online, kung online yung main na ginagamit mo, same lang din. Tapos magkakaroon na ng average daily calories. So pakita ko sa inyo. Yung so ito yung week 2, kunwari ayan, nag-input na ako dito. Kunwari 2000. Ayan, lalabas yung average calories natin. So automatic na siya. Protein, ito walang average pero maganda i-track pa rin natin. Tapos ang na-add pa itong reminders. So anong lalagay dito sa reminders? Automatic yan na lalabas pag tapos na tayo dito sa weekly reflection natin. Kunwari ito. Itong pangatlong tanong. Based on your habit score, what kind of adjustments do you need to make? Kunwari, sablay ka sa habits. Kunwari, hindi ka consistent sa food logging. Chikan mo sila. O kunwari, lahat yan, chikan mo. Pero sabi dito, dalawa lang. Ang mangyayari dyan, since apat yung chikan mo, sa week 2 mo, dito sila lalabas. Ba? Para ma-remind ka, uy, ano yung mga sablay ko last week? O, be more consistent, daily habits. So kunwari naman, dalawa lang chinikan natin. Isa lang. Isa lang lalabas.
Okay ba to, guys? And again, reminder ko lang, your physical, mental, and overall character transformation will be based on this. Yung scores nyo. Kaya take this very, very seriously. Ito yung dito naka-quantify yung magiging results natin. And where will you be in day 100? Paalala ko lang sa inyo. O dito, probably magaling kayo. Tignan natin yung mga kasunod. Tignan natin kung saan kayo papunta. Marami dito intro boys daw dati. And before I end this, share ko lang yung quote from Robin Sharma. Small daily seemingly insignificant improvements when done consistently over time lead to stunning results. So this is me reminding you to focus on your small daily mini habits in big dominoes natin that can create lasting results in your 100-day journey. Final thoughts, 93 days left. Tapos na tayo na. Nagsayang ba kayo ng 7 days nyo o sinulit nyo ba yung 7 days nyo? So we have 93 days left before our 100-day challenge ends. Commit to level up your game in week 2. Dapat every week, dapat every day, meron tayong improvement. Yan yung ibig sabihin ng Kaizen. Let's be a leader in our team. Kindly and respectfully challenge your team members to step up their game this week. And ako, I am challenging all of you to catch up sa habit scores ko. Kasi I'm committed. Ito yung commitment ko sa inyo. Mataas yung scores ko. Not going to say na 100 perfect. Pero yun yung challenge ko. Ako yung mag-lead. Ako yung pinakamataas sa leaderboard. So ayan, may group naman kami ni Coach Carlo. Makikita niyo yung leaderboard natin bukas ng gabi. Pero nilagay ko na siya sa action items. So pwede niyo i-click yung names namin, Coach Carlo. Pwede niyo bantayan yung scores namin. 3K steps lang ako ngayon kasi deload ako. Medyo chillax. So yun lang. Pag kailangan niyo ng extra motivation, tignan ko ang ginagawa ni Coach. And ang maganda dito, yung tracker ko, every week siguro mag-a-add ako ng mga personal habits like yung no social media, yung mga ganun. Reading books, basta mga ganun. Para makita nyo yung mga in-add ko na habits and magto-total din nyo sa scores ko. Para extra challenge sa akin. Kasi ito, yung mga tinuturo ko sa inyo, ginagawa ko na to for years. So kailangan ko siyang step up. May nagkatotoo yung example ko yung may dumalaw. Next week to action items are already posted in the private group. Do them ASAP and commit to never miss a single action item. Again, systems thinking. And remember, systems thinking, everything is interconnected. Let's all have a better and higher score week.